Magandang buhay mga bata! Maligayang pananood para sa bago nating aralin ngayong araw. Inaanyayahan ang lahat na manood ng tahimik at makinig. Bago tayo magsimula sa aralin natin ngayong araw, tayo muna ay manalangin. Ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating ulo. Mahal naming Diyos, kami po ay bantayan sa aming paglaki. Kami po ay patnubayan sa aming mga gawain. Kami po ay tulungan sa aming pag-aaral. Kami po ay gabayan. Amen. Balita ngayon. Ngayon ay Martes, Marso 2, 2021. Kahapon ay Lunes. Bukas ay Miyerkules. Ang panahon natin ngayong araw ay maaraw. Week 9, Day 2, Quarter 2. Mga uri ng panahon. Maulap at mahangin na panahon. Mga bata, ano ang nakita nyo sa inyong screen? Magaling! Natakpan na ulap ang araw. Ibig sabihin, kapag tinatakpan ng mga ulap ang araw, ay nagkakaroon ng maulap na panahon. Ano naman muli ang napapansin nyo sa screen? Magaling! Nahihipan ng hangin ang buhok at palda ng babae. Ibig sabihin, ang panahon ay tama, mahangin ang panahon. Ano nga ba ibig sabihin ng maulap na panahon? Ang maulap na panahon ay nagpapakita ng maulap sa langit. Hindi natin makita ang araw sapagkat natatakpan ulap ang araw, kaya medyo dumidilim ang panahon. Ibig sabihin, ito ay maulap. Kaya maulap ang panahon, ang mga bata ay nakakapaglaro pa rin sa labas. Dahil hindi ganun kain ang panahon, maganda pa rin ang panahon kapag maulap. Pwede pa rin maglakad-lakad ang mga tao. Gayon din, makakapamasyal pa rin sila at makakapag-picnic sa mga parke. Tuwing maulap ang panahon, nagsusuot tayo pa rin ng t-shirt o mga long sleeve, vestida, pantalon at leggings at marami pang iba. Pwede rin tayong magsuot ng mga short at sando tuwing maulap ang panahon. Ngayon naman, alamin natin ang ibig sabihin ng mahangin na panahon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mahangin na panahon? Tama! Ibig sabihin ng mahangin na panahon ay malakas ang hangin. Kaya maraming mga bata na nagpapalipad ng saranggola tuwing malakas ang hangin. Gustong-gusto nilang magpapalipad ng saranggola tuwing mahangin ang panahon dahil tinatangay ng hangin ang kanilang mga saranggola. Kaya malali ito o mabalis itong nakakalipad at mataas ang lipad ng kanilang mga saranggola tuwing mahangin ang panahon. Madalas din, nililipat ang mga bagay na ating hawak, mga dahon, ating buhok, tuwing malakas ang hangin. Gayon din, medyo hirap tayo maglakad tuwing malakas ang hangin. Tinatangay ng hangin o hihipan ng hangin
mga iba't ibang bagay kagaya ng ating mga hawak at pati na rin ang mga dahon. Kaya madalas, umahangin ang panahon ay nalalaglag ang mga dahon ng puno. Madalas din sa pinamalakas ang panahon ay nagkakaroon ng pagkasira o pagbaksak ng mga puno, ganoon din ng mga poste. Ring malakas ang hangin. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga tao sa tuwing malakas ang hangin. Dahil nagdudulot ito ng disgrasya. Tuwing mahangin ang panahon, nagsusuot tayo o nakakaramdam tayo ng malamig na panahon. Kaya tayo ay nagsusuot ng mga jogging pants. Ganun din ang mga jacket, bonnet, sweatshirt, at pantalon upang hindi tayo lamigin. Ngayon alam nyo na ang ibig sabihin ng maulap at mahangin na panahon, tayo nang matulog sa ating pagsasanay. At para sa ating pagsasanay, ating suriin, panutok, itambal sa maulap ang mga larawan na nagpapakita ng maulap na panahon. At sa mahangin naman, ito ay nagpapakita ng mahangin na panahon. Ang larawan bang ito ay nagpapakita ng mahangin o maulap na panahon? Tama! Ito ay nagpapakita ng mahangin. Ano naman ang ipinapakita ng larawan? Ito ba ay mahangin o maulap ang panahon? Magaling! Ang ipinapakita sa larawan ay maulap na panahon. Paano naman sa larawang ito? Tama! Ano naman sa larawang ito? Ito ba ay maulap o mahangin na panahon? Magaling! E paano naman sa larawang ito? Ano ang ipinapakita sa larawan? Ito ba ay maulap o mahangin na panahon? Mahusay! Ang gagaling niyong lahat mga bata! Nasagutan nyo ng buong husay ang ating pagsasanay ngayong araw. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. At ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa notebook. At para naman sa ating unang gawain sa worksheet, pagdugtungin ang mga salita sa tamang panahon. Ang basa dito ay maulap. Nasaan nga ba ang nagpapakita ng maulap na panahon? Magaling! Ito naman ay mahangin. Tama! At ito naman ay maaraw. Mahusay! At ito naman ay maulan. At para naman sa pangalawang gawain natin sa worksheet, pagdugtungin ang mga larawan sa tamang ulap ng panahon. Ano ang ipinapakita sa larawan? Ito ba ay maulap, mahangin, maaraw o maulan? Magaling! Ito ay mahangin na panahon. Ano ang ipinapakita sa larawan? Ito ba ay maulap, maaraw o maulan? Magaling! Ang panahon na ipinapakita sa larawan ay maulan. Ano naman ang ipinapakita sa larawan? Maulap ba, mahangin, maaraw o maulan? Tama! Ang panahon ay maulap.
paano na kaya ang nararamdaman ng bata? Sa tuwing kailan niya kaya ito nararamdaman? Tuwing maulap ba? Mahangin? Maaraw? O maulap? Magaling! Nararamdaman niya ito tuwing maaraw. Ang gagaling niyong lahat mga bata, nasagutan niyo ng buong husay ang ating gawain sa worksheet. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain at sa papel. At para naman sa gawain natin sa papel, ating isulat si bilang 13 at ang salitang 13. Mula blue hanggang blue, isulat ninyo si bilang 13. At mula blue hanggang blue, isulat nyo din ang salitang 13. Sulat ninyo ang bilang 13 at ang salitang 13 sa inyong papel. Punuin ang inyong papel ng bilang 13 at salita 13. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain sa papel. Ang gagaling niyong lahat mga bata, naisulat niyo ng wasto ang inyong gawain sa papel. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 2 rainbow star. Para naman sa ating huling gawain, ating gawin ang ating gawain sa aklat. Magpatulong sa inyong mga magulang upang hanapin ang pahid na nakikita nyo sa larawan sa inyong aklat. Sabi dito, lagyan daw natin ng check ang dapat na ating susuot sa panahon na kalarawan. Gaya nito, ay pinapakita sa larawan ay maaraw. Ibig sabihin, ang panahon ay maaraw. Ano ang kailangan natin isuot? Jacket ba o sandal? Tama! Ang dapat natin isuot ay sandal. Paano naman tuwing maulan ang panahon? Ano ang kailangan natin suotin? Polo at pantalon ba o kapote? Galing! Ating isuot ay kapote. Paano naman kapag ang mga puno ay tumatagilid? Anong panako kaya ang meron nito? Ibig sabihin ay mahangin. Ano ang kailangan natin isuot ring mahangin? T-shirt na ba? O saan? Tama! Ang dapat natin isuot ay t-shirt. Ang mahangin, ibig sabihin ay malamig ang panahon. Dito naman, pagkabitin natin ang mga buhok ng buhok, ang larawan at ang uli ng panahon isinasaan ito. Gaya na lamang ito. Anong panahon ba isinasaan sa larawan? Ito ba ay maulan, maaraw, maulap o mahangin? Tama! Ang panahon na ipinapahiwat ay maulap. Paano naman dito? Tama! Maulan! Dito naman, mahangin at ang huling larawan ay maaraw. Hihintayin ni teacher ang inyong gawain sa aklat ngayong araw. At dito na nagtatapos ating aralin ngayong araw. Hangad ko na marami kayong natutunan sa video lesson natin na ito. Hanggang sa muli, paalam!